Did you mix the two color or just light copper blonde? You didn't bleach your hair, did you? Medyo feel ko na yung dry ng buhok ko. Hindi ko na malayan na may sugat na pala talaga siya. Hey guys! So for today's video, madami sa inyo ang mga nagtanong about my hair. Marami sa inyo guys nagtanong about my hair, kung ano yung mga ginamit ko. Sa video ko na ito, yung dye my hair at home. So ayan, dami sa inyo nagtanong, sasagutin ko yan later pag nasa probinsya na kami. Kasi uuwi kami mamaya, mga mamayang hapon, ngayon madaling araw na. So magkukulay ako ng buhok. For today's video is magre-retouch lang ako ng kulay. And gagamitin ko lang din ulit yung kulay na ginamit ko sa video na iyon. Gagamit ulit ako ng dalawang Bremot Light Copper Blonde na 8.43. Mabuti may available sila kasi ubusan talaga to sa mga store pag bumili kayo. Ubusan talaga siya, lalo na din sa shop. So yan, ilalagay ko yung link below kung gusto niyo mabili on Shopee. Ito siya. And gagamit ako ng dalawa para sigurado kasi pag isa lang baka kulangin. And ang gagamitin kong percent ng oxidizer is 9% lang. 9% lang dahil magre-retouch lang naman ako ng roots. Then, kukulayan ko na din yung iba para maganda. Ito yung pang third na dye ko ng buhok. Yung pang second na retouch ko ng hair, hindi ko na videoan. Hindi ko siya natripan mag-video. So, ito. Dahil madami nagtatanong sa inyo, yan. Mag-video ulit ako. Then, yun. And by the way, yung pangalawa kong retouch ng hair is sobrang red. So, yeah. Without further ado, let's get into it. Shall we? Wow! Dating ganyan ako tumayo kayo. 1, 2, 3. Wait lang. Without further ado, let's get into it. Shall we? Ayan. So, ito gagamitin namin. Itong mixing bowl applicator, tapos comb na may tooth. So, magsasot muna tayo para protection ng ating tenga. Ayan. Sumot ako ng puti. Hindi ko na siya gagamitin. Ayoko na sa kanya. Ayan. 3 days na akong di naliligo. 3 days na ako hindi naliligo kasi nga magpapakulay ako. Siyempre mas magda-dry tapos nag-i-straight pa ako ng buhok. Ito na itsura niya ngayon. Ayan. Magiging dark pa siya mamaya. So sisimulan niya sa ilalim. It was at this moment that he knew. He fucked up. Madaming sugat. Ang lalaki nga. Hindi, huwag mo idikit. Nakamot ko. Ah, ang hapti. Sabi ko simulan mo sa gitna. Sabi mo nga eh. Ini-slide ko na nga lang eh. Ang weirdo na ko. Tatanggal ako ng makeup today using this Maybelline makeup remover, eye and lip. I love your camera, oh my god. Sorry, pagod. Dinaig pa ng lasing ang pagod. So, yung kapatid ko ulit, pa-bleach siya ng buhok. And ito yung buhok ng sister ko, may pagka-blue. Hindi niya lang mahalata, pero may pagka-blue yan. So, ito na guys, yung kinalabasan ng aking buhok. Naging red siya. So, hindi pa naman natin makita yung result kasi basa pa. But yes, mamaya, pag nag-dry, makikita na natin. Parang gusto ko lang yung pag naligo ka at nabanlawan yung buhok mo, kunyari everyday ka naman naligo, and mag-fade siya. So, yan. 2 a.m. na, kukulay pa rin ulit kami. So, parang every 2 a.m. na lang tayo nagkukulay ng buhok. Kahit ng unang video, 2 a.m. kami. Binabarang ko siya ng Bremod conditioner for 20 minutes para ma-absorb ng hair ko at hindi masyado mag-dry. So, nag-conditioner lang ako. Hindi na ako nag-shampoo. Mamaya babanlawan natin. And bukas na ako magpa-plancha ng umaga. Guys, ito yung kinalabasan ng aking buhok. Dito na ako sa vehicle nag-video. So, yan, dito na ako sa vehicle nag-video. Kasi hindi na ako nakapag-video sa bahay. So, eto. And medyo dark siya kasi ang ginamit kong percent is 9%. Kaya hindi masyado siyang nag-light. Siguro kung 12% na nag-light pa yung root ko. Pero ngayon, 9%. Pero okay lang naman.
hindi man big deal. So, ayun. So for today's video, I'll be answering all of your questions regarding on my previous video, which is dyeing my hair at home. So 5 months ko na siyang ginawa, and ngayon lang ako gagawa ng question and answer video. Guys, ang dami talaga ng message saka sa Instagram, Facebook, and also nagko-comment kayo sa video ko na yon. Ang hirap kasi guys, mag-reply talaga pa isa-isa, lalo na kung paulit-ulit yung tanong. So ginawan ko lang siya ng video today. Kung nakikita nyo naman sa pinakaunang video na to, is nagkulay ako ng buhok. Pang third time ko na siyang kulay. And yung pang second ko, hindi ko na siya blinag kasi nagmamadali na rin ako ng time na yon. And also guys, kung nakikita nyo naman sa video na to, na nilalagyan ng sister ko yung hair ko and sobrang sakit. Talagang iniingatan ko yung buhok ko pagdating sa kulay and pagplansya. Kasi araw-araw ako guys, nagpaplansya ng buhok. Minsan 3 to 4 days hindi ko winawash yung buhok ko kasi nga, masyado na magda-dry. So, ayan. Ayun ang pag-iingat ko sa hair ko. And sa 3 days na yun, hindi ko pagligo, guys. Kakakamot ko ng anit. Nagsugat siya. Tapos, di ko na malayan na may sugat na pala talaga siya. I mean, syempre, pag nasarapan tayo magkamot ng ulo, diba? Hindi natin na mamalayan nagsusugat na pala yung ulo natin. So, dun ako nagpakulay ng buhok. And nakikita niyo naman, sobrang cringe yung video na yun. Pero, ipapakita ko pa rin sa inyo. Or ano talaga yung pakiramdam pag nagkulay ka ng buhok na may sugat yung anit mo. So, sorry guys, sobrang dami kong sinabi. Kasi, talaga, ito lang talaga yung time na pwede akong makagawa ng video. So, yeah. Without further ado, let's get into it. Show it. So, the first question that I have from Rose Malapig. Ate, ano po lipsticks na gamit nyo? Sa video ko na yun. So, hindi ko alam yung shade, but binigay lang kasi sa akin ng sister ko from V Cosmetics. May pagka-nude siya eh. May pagka-red nude. Pero hindi ko alam yung shade. Hindi ko na siya mapakita sa inyo. So, ito yung tsura niya, guys. Ito yung tsura niya. Maliit lang siya na ganyan. Nawala na yung print niya kasi nababad siya sa tubig. Tatlo na gamit nyo. Yes, tatlo po na gamit ko that time. But, mas advisable na dalawa lang gamitin nyo. Kasi, tatlo yung ginamit ko. Ang dami pa pong sobra ng time na yun. Kaya, nanginayang din ako. Guys, syempre, medyo pricey na din yun para sa akin kasi tatlo yung binili ko. So, kung may ganito kayong kahabang buhok, dalawa lang gamitin nyo. Saktong-sakto na yung hair. So, the next question that I have here, anong name ng haircut mo, ate? Actually, guys, hindi kasi talaga ako nagpapagupit sa mga salon. Ako lang nagupit sa sarili ko. Ito yung napanood ko sa TikTok na layer na gupit. Ginupit ko lang siya sa sarili ko. Naghati-hati lang ako ng buhok, then ginupitan ko sa harap. Then, inayos ko na siya. So, ako lang po nagupit sa sarili ko. So, yeah, makikita nyo dyan sa video yung gupit ko pag nakatalikod. Okay na okay daw siya, sabi ng sister ko. But ayun, ako lang po nagupit sa buhok ko. Ang tingin ko sa gupit ko is layer. Layer lang kasi nakita ko sa TikTok talaga. So, layer. Next question. Hello po. Sa'yo niyo po ginamit yung 12% na pang-oxidize. Yes po. 12% oxidizer po yung ginamit ko sa hair ko. So, the next question from Clarice Kalalang. Mas okay ba yung nilalagyan ng petroleum jelly para anti-allergy na rin? Sabi sa akin kasi ng sister ko, maglagay ako ng petroleum jelly para hindi ma-irritate yung skin ko pag nalagyan siya ng kulay. Minsan kasi guys, pag nagkukulay tayo ng hair, nangangati yung balat natin or minsan nagkaka-pimples and sobrang kati niya. So, para iwas irritate, pinalagyan niya ako ng petroleum jelly. And effective naman siya kasi wala naman nangyari sa balat ko after that. Hindi naman ako nagka-pimples or hindi humapdi yung balat ko. Yung nagka-red-red, hindi naman. So, pero sa mga allergy, wala kasi akong guys allergy. Hindi ko lang alam sa allergy. Mas okay na magpa-consult kayo sa doctor or tignan nyo yung mga ingredients sa likod pag gagamit kayo ng hair color. Mas okay nang mag-sure kayo bago kayo maniwala sa ibang video na pinapanood nyo. So, ayun lang. Ang akin advice. Next question from Shania Lopez. Natural virgin hair po ba yung majority ng hair mo? Hopefully, ganito din outcome ko. Balik kasi guys, nagpa-bleach talaga ako sa ilalim ng buhok ko. Kung nakikita nyo guys sa video ko na yon, may highlight yung copper ko that time. Kasi guys, nag-bleach po ako sa ilalim. And ayun lang naman, konti lang naman bleach ko. So yeah, majority ng hair ko talaga is black. Kaya 12% yung ginamit ko. So eto guys, ang sasabihin ko sa inyo, pag may black hair kayo or brown black hair, ganyan, gumamit kayo guys ng 12% pag galing kayo sa black hair para hindi na kayo mag-bleach. Kasi pag nag-bleach kayo, mas dry ang buhok nyo. So, mas okay ng isahang kulay na lang para hindi na kayo mag-bleach tapos magpapatong ulit ng kulay. For me, pero hindi ako expert. Pero ayun po yung aking ginawa kasi that
time. Hindi siya masyado nag-dry sa akin. Next question from Nicole Ebeo or Ebio. Did you mix the two color or just light copper blend? Ewan ko, pero madami talaga naguluhan sa inyo sa video ko na yon. Which is, in-explain ko naman talaga, yung red na Bremold is for my sister kasi nga magre-red siya ng buho. And yung light copper blend is for me. Madami talaga naguluhan sa inyo. But anyway, light copper blend lang po yung ginamit ko. Next question from Dina Naule. You look amazing. You didn't bleach your hair, did you? Yes po, katulad nga ng sinabi ko kanina, gumamit ako ng 12% kasi hindi na talaga ako, guys, nag-bleach ng buhok. I think mas magda-dry pa yung hair ko pag nag-bleach pa ako. And diba pag nag-bleach ka, kailangan mo pang pantayin yung kulay or kailangan pa i-white para ma-achieve yung light talaga na copper blend. So, ang ginamit ko lang talaga dito, guys, sa video na to is 12% oxidizer lang. Walang pong bleach yung hair ko that time. So, the next question from Joyce and Valorant. Hi, saw your YouTube video dyeing your hair copper. It's so pretty. Ask ko lang if my hair pull bang naganap after nun. I'm worried baka malagas hair. Sa totoo lang, guys, nung naglagay ako talaga ng pangkulay ng hair, wala naman nangyaring ganun sa buhok ko. Hindi naglagas, nag-dry, or naging goma, wala naman pong nangyari. Basta guys, make sure na pag nagkulay kayo ng hair, 3 to 4 months bago kayo magkulay ulit para naman make sure na naalagaan pa natin yung hair natin at hindi masyado mag-dry. Diba, ayun nga, 3 times ko na tong kulay. Medyo feel ko na yung dry ng buhok ko. Pero syempre, naalagaan ko pa rin siya. So, yan guys, that's all. Maraming question, pero yung iba kasi pa ulit-ulit nga. You can comment below here sa video na to and pwede ko siya sagutin on my next video or pwede kayo mag-message sa akin on Instagram para naman masama ko on my next video kasi mahirap talaga mag-reply kayo isa-isa. And also, follow me on Instagram account and also here on my YouTube channel. So yeah, that's all. I hope you guys enjoyed this video. If you have any requests, just comment down below and see you guys in my next video. Bye-bye.